Yo, check! Magandang gabi sa inyong lahat. It's your boy, Haley Won. At andito na naman tayo ngayon sa panibagong review and reaction. Bigyan natin ang mga reaction tong mga balitang hip-hop ngayon, no? Siyempre, kailangan related pa rin sa hip-hop yung bibigyan natin ng reaction o gagawa natin ng reaction video, no? So, yun, magiging marites muna tayo ngayon, no? So, yun, papanoorin natin to mula sa Local Rapper PH. Subscribe nyo na siya, no? So, yun, dito kukuha tayo ng mga solido niyang balitang hip-hop, no? So, yun, bago nga pala natin to simulan, sa mga gustong umiscore ng vintage cup ko, direktang mensahe lang kayo sa akin social media account. Nandiyan sa description yung link. Ayun yung mga design, marami pa for only 350 pesos lamang, no? So, yun, di na nga natin to patatagalin. Alamin na natin at himayin natin kung ano ba ang nilalaman ng video na to pagkatapos ng intro. So, yun, check! Tignan na natin kung ano ba ang kwento ng bibigyan natin ng reaksyon. Let's go! Damsa, magliritiro na sa battle rap. Badang nagbanta sa mga magiging hurado sa laban nila ni Akata. Mukhang nag-iingay na naman si dalawang beses na yon. Si Boss B, Boss Badang. At si Damsa, magre-retiro na daw. Okay, tingnan natin kung ano pa yung laman nito. Nalalapit na nga ang match-up ni Badang at Akata sa matira mayaman sa PSP na gaganapin sa Cebu sa February 3, 2024. Tila magiging kaabang-abang ito dahil kinumpirma ni Makagago na manonood siya ng laban ng dalawang MC. Oh. Sa laban ni Akata versus Badang sa February 3 sa PSP, syempre mananalo si Badang. Easy, kung hindi luto ang laban, ha? Bibili pala ako ng ticket. Kita kits doon. Susuportahan ko si Badang. Uy! Supportive! Supportive si Boss MG. Yun nga lang eh. Kailangan mo magdala ka ng ano mo dyan. Kailangan dalin mo uli si Brandon Vera dyan para hindi, para safe ka, no? Kasi malamang bibigwasan ka dyan. Sigurado kasi nandyan yung mga tinira mong artist, lalo sila price tag. Nako! Yari ka dyan, Boss MG. So yun, close deal, good morning. Bagong player na Badang, unbelievable. Kamay Makagago. Hindi po edited ang cheque at totoong nagkaabutan na sila ng bayad. Alamin nyo na lang po sa Cebu, Feb 3, kung paano ko sila ibabadibag. Pareho na hindi nila makakalimutan na sa sobrang laking kahihiyan, babawi na lang sila sa next snape nila. Gago din talaga to si Akata, pero asahan mo na talagang pag nagsulat to si Akata eh, sobrang sakit, talagang tago sa puso, no? Abangan na lang natin ang laban nila. So yun, play na natin uli. Abang si Akata naman ay sinisigurado na idadamay nito sa kanyang mga bara si Makagago. Sa videong ibinahagi ni Badang sa kanyang Facebook account ay tila nagbabanta ito sa mga magja-judge sa laban nila ni Akata. Base nga kay Badang ay tila dapat ayusin ng mga hurado ang magiging judging nila, kung hindi ay ididis niya ang mga ito. Oh. May magaganapang distrakan. Ididis daw ni Boss B pagka niluto ang laban o naging bias yung boto, no? Aba. What's up? Mukhang tahimik ngayon si Akata. Mukhang matindi ang pagsusulat niya para sa akin, ha. Pero may paalala lang ako, no? Dun sa magiging judge na dito sa February 3, sana ayusin nila, no? Yung ano nila, isa-isahin nila. Kasi pag hindi nila inayos to, at medyo sumablay talaga ang pagja-judging, talagang didistract ko talaga ang mga judge dito. Talagang buong puso, talagang tibay ng dibdib ang pinapairal dito ni Badang, no? Talagang ididistract niya, talagang pinagbantaan niya pa ang mga magiging hurado, no? Mukhang talagang bumabalik si Boss B, nagpapainit na naman, no? Tapang din ito, no? Okay, tuloy. Oh. Nako, iba to. Kaya dapat maging maingat sila sa pag
pagsusulat nila ng mga score dahil hindi biro to, pero ang nais ko lang naman ay maging masaya. Kaya Akata, galingan mo, putang ina, inaasahan kita dito, no? Na kung magpi-freestyle ka, puta, freestyle na lang din tayo. Sabayan na lang, pukin ang ina. Kulit ng tao ni Badaw, no? Kala mo si Koke, eh, no? Pero abangan nyo to, mga kapatid, maganda ipapakita ko dito, promise. Ngayon ko lang... Siguraduhin mo lang na maganda ipapakita mo, Badang, dahil sa mga binitaw mong salita, eh, kailangan patunayan mo rin siyempre na mas magaling ka kay Akata, di ba? Para hindi mo lamunin yung mga pinagsasabi mo, no? Okay? Tuloy. Ito ginawa sa lahat ng battle ko. Tandaan nyo yan. Itagaan nyo sa mukha nyo. Kaya ingat kayo. Sa ibang balita naman, mga Lodi, Damsa magre-retiro na sa eksena ng rap battle. Nakakalungkot naman yon, Boss Damsa. Ba't naman magre-retire ka na kagad? Dahil malayo pa yung lalakbayin natin. Malayo pa yung lalakbayin mo. At marami pa nakasuporta sa'yo. Magre-retiro ka na kagad. Isa nga si Damsa sa mga mahuhusay na MC sa eksena ng rap battle. Tumatak nga sa kanya ang pagiging magaling nito sa pagbitaw ng mga mabibilis na bara. Tatatatatang! Inalala mo, tatapusin ko lahat ang iyong mga kahibangan. Ano ba sinasabi mo? Ikaw ang pinakabihasa sa mga kikilala ni dapat kapangilagan. Puro ka na dakdak, alam mo may dakdakan. Di ka para katakutan, di ako kikilabutan dahil di ako pinanganak sa panahon mo. Taki nakakambal ko, mikropono, kaya huwag ka na magtaka! Sa naging laban nga nito sa PSP kamakailan ay tila may inanunsyo ito patungkol sa kanyang karir. Makikita nga ito sa post ni King Badger na isa sa nagpapalakad ng PSP. Sa naging post naman ni Damsa sa kanyang Facebook account ay tila kinumpirma niya ang kanyang pagre-retiro. Oy. Paalam, battle rap. Yun, inanunsyo, minention niya si Lip Cram dito, no? Usapan pre, walang personalan ha. Ano, para sa 30k na bonus, kasalanan mo yan kung bakit ka inabot. Okay na yung magretiro na, saktan ka naman. Huling magiging huling laban niya na siguro yung magiging laban nila ni Lip Cram, no? Sayang naman, idol. Okay, ito yung mga comment ng mga, ano, mga mahilig mag-comment. So, yun. Oy, isa ako sa umahanga sa'yo, huwag mong kalimutan. Wag mo kalimutan. Okay lang yan. Yeah, at least nakilala ka na. Anyari pre. Okay lang naman yan. Focus sa totoong magbibigay sa'yo ng kayamanan. Keep it up bro. Bakit titigil ka na ba sa pagbabattle pre? Solid nun tol, salamat, sulit ang punta. Wag idol, malakas tayong taga Laguna. Talagang makikita mo dito kung gaano siya kamahal ng mga taga-suporta niya, no? Talagang nangihinayang din na magre-retiro si idol, no? Kayo mga Lodi, anong masasabi nyo sa naging pahayag ni Badang at sa naging pagre-retiro ni Damsa sa eksena ng rap battle? Comment down below lang mga Lodi, atin niyang pag-uusapan. Okay, yon, natapos na yung video. Comment down below. Comment ka lang sana niya. Punta lang kayo sa channel niya, subscribe niya. Local Rapper PH, nandiyan sa description yung link ng channel niya, no. Ang masasabi ko lang sa sinabi ni Badang, patunayan niya kung sino siya, ipakita niya kung sino siya. Huwag niyang lamunin yung ano, yung mga sinabi niya. Kailangan talagang solidan niya yung ano niya, natapatan niya talaga si Akata. Kasi ako, kung ako tatanungin, papipiliin sa kanilang dalawa, Akata ako dito. Talagang ang lakas mang baboy ni Akata, talagang tagus talaga sa puso. Pagka nagbitaw ng mga bare, no? Talagang lahat nag-iiyakan pag siya na yung bumibitaw, eh. Pero to si Badang may tira din naman. So yun nga lang, kailangan talaga mas maging agresibo siya kay Akata. At kay Idol Damsa naman, ang comment ko naman, eh, sayang Idol, marami pa namang umahanga sa'yo, pero hindi na natin pwedeng ipilit. Sa'yo na nanggaling na magre-retire ka na, ganyan. So yun, nandito pa rin. Isa rin to sa inspirasyon ko, sa lalo sa Tang Twist, no? Siyempre, Tang Twister din ako. Puro mahilig din ako sa speed rap. Isa rin to sa mga inspirasyon ko si Idol Damsa, no? Lalo sa flow, ganda ng flow kasi nito, no? So yun, nakakalungkot man sabihin. Pero, sana maging maayos. Sana maging okay ka sa decision mo, Idol Damsa. Nandito pa rin kami, nakasuporta sa'yo at sumasaludo. At yun, no?
Wala lang tayo paligoy-ligoy pa. Dito na lang natin tatapusin ang ating video. Sa mga gusto ulit umorder ng vintage cup ko, nandiyan sa description yung link. Kontakin nyo lang ako sa halagang 350 pesos lamang, no? And ayun, dito na lamang. Haley One. Peace out.